back again to my YouTube channel. Ayan, nandito na naman ako sa inyong harapan, guys. Ayan, ang kantin ko ngayong araw na to ay paano ba na natin gagamutin kung halimbawa nagkakarashes tayo kasi nga may nagamit tayong product na medyo nag-irritate sa ating skin. At hahayaan na lang ba natin yan? Ayan, yan ang ating tatalakayin ngayong araw na to. Kaya kung bago pa kayo sa aking channel, please subscribe to my channel and please like and share. And then please don't forget to hit the bell button para manatipay kayo sa mga bago kong uploads. And then pwede din kayong mag-comments, guys, at mag-suggest kung ano pa ang mga videos na gagawin ko. Ayan, guys. Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na to. Halimbawa lang ito, guys, nagkakaroon kayo ng rashes dahil sa product na ginamit nyo at nagiging hindi hiyang sa inyong balat. Ay, ano ba ang dapat nating gawin? Ayan, guys. Ayan. Naaano ako, guys, kaya na napupush ako na kailangan ko tong i-share sa inyo ang aking konting kaalaman kasi ito ay naranasan ko. Ayan, halimbawa nagkaroon kayo ng rashes, guys, tulad nito. Ayan, talagang pinaano ko. Ayan, tulad niyan, guys. Nakita niyo yan? Nagkaka-rashes ako kasi may ginamit akong isang product na hindi naghiyang sa aking balat kasi tayong lahat magkakaiba ang ano sa ating balat. Hindi tayo pare-pareho. Kaya nga sabi nila, bakit siya pumuti? Ako hindi. Pareho lang naman kami ng ginagamit. Ayan. Hahayaan na lang ba natin yan, guys? Ayan yung ganyan. Ayan. Hayaan na ba natin yan na ang hapdi-hapdi? Diba? 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 Ayan. Hindi natin pwede yung hahayaan. Kasi nga, pag hinahayaan natin yan, lalo siyang mag-irritate. Kailangan may home remedy tayong gagawin dyan. At saka napaka-epektibo talaga. Kasi nga, lalo na pag namumula ka sa mukha mo, halimbawa sa mukha mo ito, nangyari, nag-facial ka, halimbawa lang ito, guys, nag-facial ka, tapos yung facial ngayon, yung chemicals ngayon na nalagay sa yung mukha, nag-irritate ka kasi nga, sabi mga nag-a-allergy ka, yan ang sabi nila. Ayan, diba namumula yan, nangangati, so natatakot ka, baka masunog yung mukha mo, so pwede natin yung gamutin. Ano ba ang pwede nating gamitin na pwedeng talagang masasabi nating napakabisa. Ayan. Diba, guys, halimbawa kung nagkaroon kayo ng ganyan, ayan, natatanggal na yung halimbawa magkakaroon kayo ng ganito, guys, magkakaroon kayo ng rashes, kumuha lang kayo ng isang itlog. Ayan, guys, kumuha kayo ng isang itlog. Anong gawin natin sa itlog? Ayan. Ano nga ba na ang gawin natin sa itlog? Sa itlog na yan. Ayan, yung gawin natin sa itlog na yan, guys, ayan, tatakpan ko kasi napakapangit. Nahihiya ako kasi kahapon pa to nangyari, guys. Ayan. Ano ba ang gawin natin sa itlog? Ayan, kumuha ka ng isang itlog, kunin mo yung igyok. Ayan, kunin mo yung igyok. Yung pula, itabi mo. Yung igyok, gamitin mo. Yung igyok na yun, kumuha ka ng bulak. Ayan. Tapos, yung igyok na yun, yun ang ipahid mo doon sa part na nag-irritate. Ayun. Doon, pag yun ang gagamitin mo, mababawasan yung hapde, yung sakit. And then, hindi daw yan mangingitim pag ito ay gagaling, hindi yan mangingitim kasi nga tinitreatment mo siya ng itlog. Ayan, ganyan lang, guys, tiis-tiis lang pero sobrang effective talaga ang igyok lalo na sa mga rashes. Hindi wag ka nang kumuha ng iba pang ano pang gamot mo diyan. Igyok talaga i-recommend ko, guys. Napakagaling. Ang bilis-bilis mamawala bigla yung hapde, lahat ng mga kirot na naramdaman mo nawawala siya. Kaya ayan, guys, sana may natutunan kayo sa vlog na ito. Igyok lang halimbawa kung may rashes, igyok lang. Ayan. Sana may natutunan kayo sa vlog na ito. Nagkabubulol-bulol si Manay. Ayan. Sana, guys, may natutunan kayo sa aking vlog na ito at nakakatulong din ako sa inyo. Ayan. Thank you so much for watching. Bye-bye. I love you all. Bye!